Mas maiging biyahe papasok at palabas ng Metro Manila ang hangad daw ng itatayong North-South Commuter Railway sa pagitan ng Laguna at Pampanga. Isinagawa ngayong araw ang groundbreaking ng Phase 1 ng proyekto. May live report si Salima Refran. Sam. Himil Proyekto ng Department of Transportation, Philippine National Railways at Japan International Cooperation Agency o JICA ang North-South Commuter Railway, isang elevated o nakaangat na railway system sa pagitan ng Laguna at Clark, Pampanga. May habang 37.6 kilometers ang Phase 1 ng proyekto na tatakbo mula Tutuban sa Tondo, Maynila hanggang Malolos, Bulacan. Magkakaroon ito ng 10 stasyon: Tutuban, Solis, Caloocan, Valenzuela, Maykawayan, Marilao, Bukawe, Balagtas, Giginto at Malolos. 149 billion pesos ang halaga ng Phase 1 ng proyekto. 93 billion pesos ay pupuntahan ng JICA, habang ang natitira ay mula sa budget ng ating gobyerno. Inaasahang magsisimula ang construction sa susunod na buwan at target na matapos at magkaroon na ng partial operability sa dulo ng 2021 sa unang taon. Mahigit 300,000 pasahero kada araw ang kayang isakay ng tren dito. Kung fully operational na yan, maaaring umabot yan sa 1,000,000 pasahero. Ayon kay Transportation Secretary Arce Sugade, nais daw niyang mapaigsi at mapadali ang biyahe papasok at palabas ng Metro Manila. Nais din nilang ibsan ang traffic sa Metro Manila sa paghihikayat sa mga pasahero na imbis na magdala ng sasakyan ay mag-tren na. Para naman kay Japanese Ambassador to the Philippines, Koji Haneda, nais daw ng Japan na makatulong hindi lang sa pagbuhay sa train system sa bansa, kundi sa pagdala rin dito ng sistemang makabago at world class. Ang Phase 2 naman ay mula Malolos papuntang Clark. Nagsisimula na ang bidding dyan at kapag natapos yan ay inaasahang magsisimula na rin ang pagtatayo sa lalong madaling panahon. Emil. Maraming salamat, Salima Refran.